Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Nakikiusap ako sa iyo, Narto. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Patutunayan ko sa iyo na kaya ko pang ibalik ang dating tamis ng ating pagmamahalan. Sa palagay ko, Maria, hindi mo na may babalik ang dating pagmamahal ko sa iyo. Ha? At sino na ngayon ang mahal mo? Ang babaeng kasama mo doon sa butin? Kailangan pa bang sagutin ko ang tanong mo na yan, ha, Maria? Oo. Mahal ko ang babaeng nakita mo. Narto. Ngayon at nalaman mo na kung ano yung totoo, siguro naman palalayain mo na ako. Paano mo ito nagawa sa akin, Narto? Paano? Buong-buo kitang minahal at ibinigay ko sa'yo. Pero bakit ito ang igaganti mo sa pinakita kong pagmamahal ko sa'yo? Bakit? Saan ako nakulang? Saan? Saan? Stay with me. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I don't even do the same. No matter what happens. Kanina pa ako nakahiga at maghahating gabi na. Pero gising pa rin ako. Hindi ako dalawin ng antok. Sina itay at inay ang naiisip ko. Kumusta na kaya sila? Saan naman? Pareho silang nasa mabuting kalagayan. Sana naman, Diyos ko. Ano? Hindi ka agad pumasok sa kwarto niya dahil iniisip niya ang kanyang mga magulang. Oo. Naninibago siguro. Dahil ngayon lamang siya matutulog nang hindi kasamang mga magulang. Siguro nga. Hindi lamang siya siguro sanay na mawalay sa mga magulang niya. Kaya ganun siya, hindi makatulog. Papasok na nga sana ako sa kwarto natin nang madaanan ko siya doon sa veranda. Nalulungkot. Ay, kawawa talaga yung apo natin. Lalo na nagluluko ang magulang niya. Iwan ko ba sa anak mong yon? Maganda naman ang pagpapalaki natin sa kanya. Naging uliran naman tayong magulang sa kanya. Pero bakit ganyan siya? Parang wala siyang pagpapahalaga. Nangangahulugan lamang na sa tao pa rin nanggagaling ang desisyon kung anong klaseng buhay ang kanyang tatakakin. Mabubuti tayong magulang niya. Napakabait ang ating apo. Ulirang asawa si Maria. At lahat ng gusto ay naibibigay ng asawa. Pero bakit ganon? Tila naghahanap pa rin samantalang halos lahat ay nakay Maria na. Ay, wala sa ating manugang ang problema, kundi sa ating anak. Kung may pagkukulang man si Maria, yun siguro ay yung kawalan nito ng oras sa pamilya niya.
Nardo, nagmamakaawa ko sa iyo. Huwag kang umalis. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Paano ako mabubuhay at liligaya kung nakakulong ako sa apat na sulok ng bahay nito? Hindi naman kita pinipigilan sa mga pinupuntahan mo. Sige, gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lamang kaming iwan ang anak mo. Ibabalik natin ang dating nakaraan. Hindi natin may babalik ang dati, Maria. Dahil na kay Antulit na ang pagmamahal ko. Magbabago ako. Kakalimutan ko ang tungkol sa nakita ko. Wala akong pagsasabihan kahit sino. Kahit sa mga magulang ko, hindi ko sasabihin. Ikinalulungkot ko, Maria. Pero, kung wala na yung pag-ibig sa isang tao, maliwala ng pagsasama kita. Kahit napagandang ang kanilang pagsasama. Pero kasal tayo, Nardo. Hindi mo pwedeng basta lamang kami iwan ng anak mo. Kailangan ka namin. Kailangan niyo ako? Paano naman ako, Maria? Paano naman ang pangangailangan ko? Paano ang kaligayahan ko? Mamamatay na lamang ba ako? Dahil sa kalungkutan, nararanasan ko sa iyo. Hindi na ako maligaya sa iyo, Maria. Hindi isa pang pagkakataon ang hinihingi ko sa iyo na to. Dahil hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Maria, kung talagang mahal mo ako, palayain mo na ako. Pakawalan mo na ako, yun na. Nardo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, huwag mo kaming iyon. Mahal na mahal kita. Narito ka lang pala sa labas ng bahay. Kanina ka pa ba dito? Eh, bakit hindi ka na pumasok? Halika dito sa loob ng bahay. Eh, just king bata ka, oo. Kanina ka pa pala dito, eh. Hindi ka man lang tumawag. Eh, plano pa sana ng anak mo na umuwi ngayon. Akala ko kasi natutulog na kayo, eh. Ay, nako. Madaling araw pa lamang ay gising na kami ng itay mo. Eh, tumawag ka man lang sana. At nang nalaman naming naririto ka sa labas ng bahay, halika, pumasok ka dito. Salamat po. Salamat po. Teka nga muna. Bakit para bang garagalang busis mo? Umiiyak ka ba? Maria, tinatanong kita. Gusto kong makausap ang anak ko, Inay. Eh, natutulog pa nga siya, eh. Eh, teka, may problema pa. Si Nardo lamang po ang tanongin niyo. Sa ngayon, gusto kong makausap yung anak ko. Inay? Anak. Anong ginagawa ninyo dito sa kwarto? Alam na ho ba ni lolo at lola na naririto kayo? Oo. Pinapasok na ako ng lola mo dito sa silid tulugan mo. Dahil sinabi kong aalis din ako kaagad. Bakit po, Inay? Hindi na ho ninyo ako nahintay na umuwi ng bahay. Kailangan ko kasing makita ka at makausap bago ako aalis. Ho? Anak. Magpakabait ka. Sundin mo lagi ang sinasabi ng lolo at lola mo. Huwag kang pasawayan. Ano ba kayo? Magbilin kayo, parang hindi na tayo magkikita pa. Hindi naman sa hindi na tayo magkikita pa. Magkikita pa naman tayo. Pero matagal siguro bago tayo. Ang ibig ho ba ninyong sabihin? Aalis muna ako, anak. Inay?
At hindi ko alam kung kailan tayo muli magkikita. Sa ngayon kasi, hindi ko alam kung kailan ako uuwi ng bahay. Pero bakit nung inay? Bakit kayo aalis? Hiniwalayan na ako ng tatay mo, anak. Hindi, inay. Hindi kayo aalis. Kung gusto ninyo, dito na lamang kayo kinalolo at lolo tubira. Anak, mag-aral kang mabuti ha. At huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Inay, sandali lang! Inay! Anak, anak, mahal na mahal. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag kang umalis, Inay! Kailangan ka namin, Inay! Hindi ako kailangan ng tatay mo. At kung may kailangan akong gawin, yun ay ang lumayo para makalimot. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ay, ganun ba? Oo. Sa pagitan ng paghikbi ng apo mo, ay naisalaysay niya sa akin kung paanong nahuli ng manugag natin ang pagtaksil ng anak mo. Ano? Yung kalaguyo pa niya ang nagpakilala sa sarili niya na girlfriend niya siya ng anak mo? Eh, ano ba naman yung anak mo yan? Napakabait na asawa si Maria. At hindi man lang tayo nagkulang ng pangangaral sa kanya, pero nagawa pa niyang ipagpalit si Maria sa babaeng yun. Ay, naku. Oo nga, kaya lang wala na tayong magagawa. Naririyan na yan. Alangan namang itakwil natin si Nardo. Eh, anak natin yun. Oo nga. Kaya lang, umabuso masyadong anak mo. Hindi na nag-isip kung tama o mali ang ginagawa. O ano ngayon ang nangyari? Di siya rin mismo ang sumira ng pamilya niya. Teka nga muna. Eh bakit? Anong gagawin mo? Pupuntahan ko siya sa kanila at pagpapaliwanagan ko. Ay, sa kanyang ginawa. Ay, mag-aaway lamang kayong dalawa. Pahupain mo muna ang sitwasyon, saka mo siya kausapin. Anong ginawa ninyo kay Inay, Itay? Pinalayas niyo ba siya? Hindi. Bakit ko siya palalayasin eh? Bahay naming dalawa ito. At isa pa, bakit akong tatanungin mo? Hindi ko na nga siya nagis na eh. Nagkagising ko. Ano kasi ang ginawa ninyo sa kanya, Itay? Ano bang ginawa ko sa inay mo? Wala naman ah. At bakit nga akong tatanungin mo? Eh siya itong umalis ng bahay. Siya ang nang iwan dahil siya ang umalis ng bahay. Umalis siya ng bahay nang hindi nyo man lamang siya pinigilan? Bakit ko pa siya pipigilan eh? Umalis na nga siya. Bakit mo siya pipigilan? Umalis siya nang hindi ko alam. Eh, paano hindi siya alis? Sinabi ninyo sa kanya na hindi ninyo siya mahal. Sinaktan mo ng labis si Inay Itay na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Anak, personal namin problema ng inay mo ito ah. Eh, huwag ka muna mag-alam. Pwede? Huwag akong mag-alam. Narinig ho ba ninyo ang sinasabi ninyo, Itay? Anak ho ninyo ako. Ako ang nahihirapan sa inyong dalawa. Tapos sabihin niyong hindi ako makikialam. Nag-anak pa kayo kung ganito rin lang pala. Nasasaktan ninyo ako. Dahil lamang sa sarili ninyong kapakanan. Kaya mo siya. Babalik din yun. Kapag na-miss niya tayong dalawa. Thank you.
sigurado ka? Hindi na babalik ang asawa mo dito? Oo. Alam mo, dalawang maglalaki yung dinala niya. Dahil ba sa pagkakahuli sa atin? Oo. Ikaw naman kasi. Anong ako? Yung bunganga mo masyadong matabel. Ayan tuloy. Hindi na booking tayo. Malay ko bang asawa mo na pala ang kausap ko? Sabagay. Nakabuti rin yun para hiwalay na ako at makalaya na sa kanya. Nang sa ganun ay masulong mo na ako, hindi ba? Hindi ba siya dito umuwi? Ewan ko. Huwag na nga muna natin pag-usapan ng mabahay yan. Okay, sige. Kung bahala. Itay? Itay? Ang anak ko. Itago ka muna. Ha? Anong ibig sabihin nito, Itay? Ano? Anak, wala nang inay mo eh. Iniwan na tayo. Eh ano bang ang gagawin ko? Hindi mo naman maibigay ang mga pangangailangan ko. Eh hindi naman siguro masama kung dito na titira ang girlfriend ko. Na hindi nang iiwan. Hindi ba, sweetheart? Hindi ko magkakapayag na dito mo itira ang babae niyan. At sino ka para magbawalan ako? Sa'yo ba ang bahay na ito? Akin pa rin ang bahay na ito, Buyet. Kaya pwede kong patuloyin kung sinong gusto kong patuloyin o patirahin sa bahay na ito. Naintindihan mo? Inay? Boyet, anak. Inay, bakit ganyan ang itsura nyo? Bakit ang payat-payat ninyo? Mahal na mahal kita, anak. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Daya-daya ninyo, inay. Sinasabi ninyo lagi sa akin na huwag kong pababayaan ang sarili ko. Pero bakit kayo? Bakit ninyo pinapabayaan ang sarili ninyo? Masaya kong lilisanin ang buhay na to, anak. Dahil nakita ko na ang aking pinakamamahal na anak. Ayaw naman kayong salita ng ganyan. Gagaling pa kayo. Gagaling pa kayo, inay. Dadalhin ko kayo sa ospital. Alam kong gagaling kayo. At tulad ng dati, magbabarbecue tayo sa harap ng bahay. Patawarin mo ako, anak. Kung nakigaya ako sa tatay mo, na pinabayaan ko ang aking sarili, patawarin mo ako sana, anak. Nakalimutan ko mo, mayroon pa akong anak na dapat kong asikasuhin. Patawarin mo ako. Inay, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Gagaling ka pa, inay. Anak. Gagaling ka pa. Nanghihina, anak. Gusto ko nang magpahinga. Ipipikit ko na ang aking mga mata. Hindi bali, anak. Kahit sa huling sandali ng buhay ko, nakita kita. Magpakabait ka, anak. Inay. Andan mo palagi. Mahal na mahal kita. Nay. Now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even ano? Wala ka na naman pera? May ano pang ginagawa mo sa bahay ng Nardog yun kung ganun? Naipatalo ko sa sugal. Huwag kang mag-alala at babawi ako. Eh, yun lamang laging sinasabi mo eh. Ang babawi ka ng babawi. Matagal ka nang nilalaspag ng Nardog yun.
Hindi pa natin ipapagawa ang kusina ng bahay dahil ang kupad-kupad mong kumilos. Eh, anong gusto mo? Kailangang bumalik sa dati. Nasa 50 mil ang ibibigay sa'yo. Dahil gabi-gabi mo siyang pinapaligaya. Oo na. Susubukan kong kausapin na ibalik niya sa akin ang sustento. Pero pwede ba? Umalis ka muna. Baka maabutan ka niya dito. Eh, natin maisagawa pa ang plano natin sa kanya. Anong ginagawa mo? Bakit mo inilabas yung mga damit mo? Saan ka pupunta? Kailangan kong gawin ito. Dahil kailangan na ako ng asawa at anak ko. Asawa mo? Akala ko may hiwalay na kayo ng asawa mo. Naghiwalay nga kami. Pero nagkabalikan din kami. Kaya sino pa nga bang pipiliin ko? Kundi siya na asawa ko. Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo na ako. Ikinalulungkot ko. Pero asawa ko. At tatlong bata ang nangangailangan ng kalinga ko. Kaya mas mabuti siguro kung babalikan mo rin ang asawa mo para may makakasama ka sa buhay mo. Ah, o sige, paanam. Ito na. Halika na sa bahay. Umuwi ka na. Mag-isa na ako doon. Hindi ba tinalisan mo na ako ng karapatan sa bahay na yun? Hindi ba ang sabi mo ay sa iyo ang bahay na yun? Pwes, suluhin nyo. Ayokong tumira sa bahay na yun na magpapaalalabang sa akin ng sakit at lungkot. Anak, patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko lahat ng mga nagawa ko sa inyo ng inay mo. Eh, patawarin mo na ako. Patawarin? Lumuha ka man ng dugo. Hindi mo na maibabalik pa ang buhay ng aking ina. Anak. At ang saya ng ating pamilya. Patawarin mo na ako. Isang pagpagkakataon ang inigi ko sa iyo. Umuwi ka na. Umuwi ka na sa atin. Patawarin mo na ako. Pag-aralang mabuti ang bawat desisyon. Magkaroon ng takot sa Diyos na may lalang ng langit at lupa para hindi magkamali. Sapagkat ang pagsisisi ay laging nasa huli. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nang ating suyuan.
lagi kong natatandaan. Maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw.